Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tanong mo rito, bro? Sinong pare or kaninong pare referado ang talata na yan? Ang pare dito ko rito, bro, yung mga pare ng mga Israelita, bro. Sa Hudyo? Yes, bro. Hindi sa atin yung Kristiyano na hindi pa. Old ano to? Yes, yung Old Testament lang, bro. Wala pang Roman Catholic Church ng panahon yan. Ipinaghihiwatig ng talatang yan na yung mga pare ay sugo ng Diyos. Okay. So, kailangan tanong, bro. Narinig ko kasi si Bro Angel. Regarding sa yung pagbibigay ng pera, di ba? Kasi one time last week ata. Then, meron pong Christian ata na nagpupunta sa bahay-bahay tapos ang hihingi po ng parang donation, sabi hingi ng donation para sa kanilang simbahan. Narinig ko kay Bro Angel ngayon lang na hindi magbigay na tama ba na hindi ko sa ano ko ibang TikTok. Parang tayo si tayo yung ano nila nagsuport ako sa pundasyon sa kanila, which is sa lumakati. Hindi ko gano'ng kuha yung ano yung tanong, bro. Kasi di ba na ano si Bro Angel, mayroon siyang sa huling ano niya, mayroon siyang diniscuss na hindi nagbigay yung nanghingi pero hindi nagbigay. Walang karapatan lang ano. Tapos last week lang mayroon kasing Christian na nagpupunta sa bahay-bahay tapos nanghingi ng donation para sa kanilang simbahan. Huwag niyong bigyan. So, tama lang yung kasi nasa isip ko ibang ano Yes, bro. Ibang sekta, tapos pag binigyan ko naman parang sumusuporta ako sa lungat sa ating aral. Yes, sinusuportahan nyo yung kanilang grupo para dumami sila, magkaroon sila ng pundasyon para mas lalong siraan tayo. Dahil yung mga sulpot na yan, pag sila nangangaral, lagi nila pinapangaral na ang Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga kaibigan, wag na po kayong gano'n sila magsalita, no? Kaya pag sila binigyan mo ng tulong sa bus, yung nasa bus, humihingi ng pera, tanongin nyo muna, saang simbahan po yan? Pag sinabi sa simbahan namin, anong simbahan sa inyo? Born again, ay hindi akong bibigay kasi panustos lang yan sa mga maninira sa turo namin, no? Kasi lagi tayong pinabibintangan. Tandaan ninyo, mga nanonood ngayon, hindi sila makakapag-convert from Catholic papunta sa kanilang sekta kung hindi nila sisiraan ang ating aral. Para nila ma-convince ang Katoliko na tayo'y iwan at sumanib sa kanila, kailangan muna nilang siraan ang ating aral. At kapag yan, binigyan nyo ng kanilang hinihingi sa inyo, na halimbawa, donation sa kanilang simbahan, sinusuportahan nyo sila na mas lalong tirahin ang ating aral. Dahil gaganahan yan magkakaroon yan ng pundasyon. Sino ang kukulin natin na speaker? Sino ang ating magiging evangelist? Ano ang ating pang-stipend sa kanila para sila mas lalong gumana ng mga aral?
Saan kukuha yan? Sa mga Katoliko. Sinong titirahin? Katoliko pa rin. Kaya para lang tayong niluluto sa sarili nating mantika. Kaya sana po, sa lahat ng nakapanood ngayon, no? Lahat na nakapanood ngayon, maging sa, ano, sa mga kaibigan nyo na hindi nakapanood, hindi nakarinig, i-share nyo po. Huwag kayong magbibigay dahil yan ay pantusto sa kanilang mga evangelist para mas lalong tirahin tayo. Brother Angel? Yes, napakaganda ng ano niya, no? Napakagandang concern ni brother. Tama naman yun. E paano yung mga ano, paano yung mga ibang sekta na nangangaral, humihingi ng donations sa mga bus, sa mga ano, sa bahay talaga, no? Pupunta. Tama naman po yun. So, ang pinag-uusapan po kanina, ang pinag-uusapan is awa, no? Ibig sabihin, yung personal nilang pangangailangan yun, no? Hindi po kasama yung personal na pag-atake nila sa simbahan. Iba naman po yun. Kung gagamitin nila sa pag-aatake, ay ibang usapan yun, kapatid, no? Actually, even sa ano pa lang, no? Bakit bawal na bawal yan, no? Una, basahin natin na dapat magkakaroon tayo rin ng batayan dito. Batas ba yon na bawal makipagsalamuha, bawal tumulong sa mga ibang sekta? Una, sa Biblia muna tayo. Dos 9 to 10:11, bro. Okay, ikalawang Juan, 9 hanggang 10, ang sabi ganito. Hanggang 11, bro. Okay, ganito ang sinasabi. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Tingnan niyo, from yung 9 pa lang, anong sabi niya sa 9, ibalik nga natin, bro, no, para mas malinaw. Yung turo kasi ng iba-ibang Kristo, yan, sabi dito, ang hindi nananatili sa turo ng Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Mga turo nila, pansinin mo, no, may mga dagdag yan, no, na, oy, alam niyo ba, walang, hindi totoo yung ano, hindi yan totoo yung banal na hostya, hindi totoo ang simbahang Katoliko, hindi yan totoo ang ganito, hindi, wag yung parangal lang, walang kwentang parangalan si, yung si Maria, gumagano sila, no? Mga turo nila iba, no? So, kaya bandang huli, ang sabi doon, wag mong tanggapin yan. Eh, ang nangyayari sa mga tao, di ba, tinulungan pa, although ako guilty dyan, dahil wala akong alam pa noon, yung mga sa bus. Ewan ko, nature na siguro sa akin yun, no? Sa aming magkakapatid. Talagang matulungin lang talaga. pag konting ano lang, naawa. So pag may mga ganyan din, iniisip ko na lang, spreading the word of God. So naisip ko ngayon, dahil sa pag-aaral, mali din. Bakit? Kasi nga, binibigyan mo ng chance yung tao na sila ay binibigyan mo ng chance mag-grow yung pagiging protestante nila para manuliksa sa totoong simbahan, no? So mayroon bang turo ang ano diyan, ang mismo ngayon simbahan naman, anong paliwanag diyan na bawal yan, bro? May tinext ako sa iyo ngayon, yung Code of Canon Law 1374, kaya nga bawal din po yung mga bata, no, mag-aral din sa Protestant school. Bro Jando, may message ako sa iyo, ayan, no? So, 1374, pakibasa, Bro Jando. Bawal na bawal po. Okay, 1374, sabi ganito, a person who joins an association which plots against the church is to be punished with a just penalty. Ayan, tuloy. One who promotes or takes office in such an association is to be punished with an interdict. Canon 1375, Article 1, anyone who usurps an ecclesiastical, yun. To be punished. So, ibig sabihin yan, kapag nag-join ka, no, na ano ba yung plots against church? Paninira sa simbahan? Alin yun? Simbahan Katoliko.
a person who join, nakikipag-join ka, ibig pagkikipag-join, it's either na makisalamuha ka sa lahat ng mga rituals nila, and at the same time, magbibigay ka ng pera. So, penalty nga pala yan, no? Magkakaroon ka ng penalty ng simbahan, magagalit ang simbahan sa iyo. Malaking ano pala, kahit nga yung mga estudyante ngayon, ba, yung estudyante ngayon nag-aaral sa mga Protestant school, Baptist school, New Era, ng INC, na kung saan-saan, ako, bawal na bawal po yun na simbahan. Meron nga nagsabi dito, o nagtanong, tama po ba yung ginawa ng pare na parang pinapa-confess yung anak niya. Tapos, biglang napunta dun sa kung saan siya nag-aaral. Nag-aaral yata sa Baptist school or something. Hindi binigyan ng kumpisal kasi sabi, hindi po pwede kasi kasalukuyan. Yun nga, no, nakikisalamuha siya sa mga Protestant school na naninira, nang wawasak ng simbahan ng Katoliko. So, yun po yung dahilan, kapatid, no? Iba po yung sinasabi natin ng aral ng simbahan, yung awa, no? Tuwing Sunday, hindi po bawal yun na gumawa ng, no? na tumulong sa kapwa sa personal na pangangailangan yun. Ngayon, mayroon naman dito nagsabi, no? Si Brother Teddy ba yun, ng Tarlac, no? Ano sabi niya? Ako, pag may humihingi dito, sabi niya, na ibang sekta, sabi ko, eto pera, gamitin mo sa ano mo, sabi niya, gamitin mo sa personal mo, wag mong ibigay sa simbahan mo. Ganun na sabi daw niya. So okay din yon, no? So magbigay tayo sa mga nangangailangan, sa mga personal po yon. Pangkain, di ba? Pangbili ng gamot, pang ano ng hospital. Tama naman ang concern ni brother, ang bawal po, tumulong ka dun sa nangwawasak sa simbahan ng mga Protestante na naninira. Kay sa mahal na Inang Maria, sa simbahan, sa banal na ostya, sa misa, lalong-lalo na yung mga naninira sa mga kaparian, kapatid. Yun po, kapatid. Okay. Yun. So, brother, ano? Sino to? Brother Yatoro. Yes, bro. Thank you, no? At least, meron na palang option. Pwede na magbigay, sabihan na lang na ano. Use this personal. For personal na lang, o tama. Personal, kasi mga yan, kawawa yung mga yan, ang ginagawa niya, si, ano daw niya, si, sabi nila, ano, may mga ano dyan, si Pastor Kibuloy daw yata, ganun ginagawa, pinamamalimos, no, para sa simbahan, no, so, nakakaawa yung mga tao, ginagamit nila, tapos, kaya nga sabi dun sa bandang huli, ang sabi rito, sapagkat kung sino man bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ano yung masamang gawain? Ayan, no? So, pumunta kayo sa iba't ibang ano, mahingi kayo ng pera para sa church. Tapos ibibigay nila kanino? Sa pastor. Diba? Yung mayaman sino? Si pastor. Sila kawawa, silang walang pamasahe, walang makain. So, yun, nakakalungkot. Yung masamang gawain na bawal po yun, mga kapatid, sa lahat nakikinig. Ngayon, mabigyan mo lang siya, pangkain niya, no? At sabihin mo na rin, pangaralan mo na rin, hindi tama ang relihiyon mo, hindi yan tayo ng ating Panginoon Jesucristo ka mo. Bigyan mo rin ng konting katkisim. Yun po, kapatid. Yes, yes, bro. Okay. So, sige, bro Dando, ibibigay ko muna, i-wave ko muna yung huling tanong, ibigay ko muna sa iba. Okay, thank you sa iyo, Brother Yatoro. Ayan, thank you sa iyo. So, yun po ang ibig sabihin dun, ha? Kahit na anong mangyari, kung sakali maka-encounter kayo ng taga-ibang sekta, hihingi ng donasyon para sa kanilang simbahan, wag na wag kayong magbibigay. Bakit? Yung pera na ibinibigay nyo, yung donasyon na ibinibigay nyo, ginagamit nila yan para mas lalo silang dumami at magkaroon ng maraming evangelist na walang ibang gagawin kundi siraan ng ating aral para makapag-convert sila na mas maraming membro. Pag ginagawa natin yan, para nating ipiniprito ang ating sarili sa ating sariling mantika. Kaya kung meron kayong kaibigan na nasasagawa ng pagbibigay sa kanilang donasyon, huwag kayo magbibigay. No, huwag kayo magbibigay kasi yun ang kanilang ginagawa doon. At hindi naman natin papayagan na gagawin lang tayo nilang parang sira.
tayo nagbibigay ng tulong tapos tayo pa ang ginigiba. Okay, so yun po at mga po ninyo iba pa mga episode sa ating ito sa ating channel Puto Por Punto. Nawa po yung nagustuhan ninyo ang video ng ito. Maraming salamat po. Bye-bye!